So guys, ito sagutin ko yung based sa experience ko, okay? Yung creatine, safe yun kung gagamitin natin yun ng... Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, i-cover ko kung para saan ba yung creatine o yung tinatawag nilang creatine monohydrate. Marami nagtatanong sa akin kung para saan ba itong creatine, kung nakakatulong ba ito sa katawan natin, sa muscle natin, sa pag-progress natin, kung safe ba gamitin ito, kung sa batong steroids, kung ano-ano pang mga question na na-receive ko about yung sa creatine monohydrate. Kung isa ka dito sa nagtatanong at saka magtatanong pa lang, kailangan mapanood nyo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon kayo ng idea kung para saan ba itong creatine at saka kung safe ba itong gamitin. Okay? Pero bago ko bisa itong video, for clarification at saka for disclaimer purpose lang, na hindi ako doctor, nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat guys, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 8 years background sa fitness industry. Yung 8 years background na yon at saka experience, share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. So, umpisa na po natin itong video. Yung unang tanong, kung para saan ba itong creatine o yung kinatawag nilang creatine monohydrate. So guys, sabihin ko muna guys kung ano ba yung creatine. Yung creatine, ito yung isang supplement. Okay? Tandaan nyo, supplement to guys. Hindi ito steroids. Kasi yung iba, iniisip, yung creatine, kapag binili mo na yun, tapos pag ginamit mo na yun, iniisip nila na nagtitake ka na ng steroids. Okay? Mali yun guys, isa yung myth. Kapag iniisip mo na, pag tinitake mo na yung creatine, nagtitake ka na ng steroids. So guys, hindi tama yun. Okay? Yung creatine, isa yung supplement. Yung supplement na to, itong creatine monohydrate, makakatulong to sa pag-gain ng muscle natin. Bakit siya makakatulong sa pag-gain ng muscle natin? Okay? Explain ko lang to guys. Basic lang to ha. So, isipin mo yung muscle natin, meron yung sa loob ng tissue. Diba? Tapos yung tissue yun, meron yung cell sa loob ng muscle natin. Tapos yung cell na yun, kailangan nun ng tubig. Yung tubig na yun, para ma-retain natin yung tubig na yun, lagi siyang maging full na tignan at saka yung muscle natin, kapag nag-take tayo ng creatine, ayun yung makakatulong para ma-maintain natin yung water, para ma-maintain natin yung tubig sa loob ng muscle natin o sa loob ng cell ng tissue ng muscle natin. Diba? So, ayun yung purpose ng creatine. At saka guys, itong creatine, maganda rin to kung nag... So guys, yung creatine, maganda rin to kapag tinitake natin to kung nag-strength training tayo. Ano ba yung strength training? Yung strength training kapag nagbubuhat tayo ng mga mabigat na weights, okay? Katulad ng pag-squat, bench press, pag-overhead press sa shoulder, kapag deadlift, yung mga iba't ibang klase ng mga strength training na yun. Yung mga yung exercise na sinabi kong yun, compound lift yun. Yung strength training, kapag ginawa mo, sinabi mo lang 3 repetition, 1 repetition, 2 repetitions. So, yung mga yon, ibig sabihin ng strength training, mabibigat yung mga binubuhat natin, pero maliit lang yung repetition na ginagawa natin or mababa lang yung repetition na ginagawa natin. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng strength training. So, kung ipapasok mo dito yung creatine o yung creatine monohydrate, kapag ginagawa mo yung strength training, makakatulong yon para magbigay sa atin ng lakas, ng strength. Kaya sa sinatawag na strength, ayun yung lakas, di ba? Kasi yung katawan natin, meron yung limitation or limited yon para makapag-gain tayo ng strength. Kapag na-reach mo na yung limitation na yon, ibig sabihin, may hirapan na tayo makapagbuhat. Para makatulong na makapagbuhat pa tayo at saka makapag-progress pa tayo, yung creatine o yung creatine monohydrate, makakatulong yon para kapag buhat tayo ng maayos at saka para makapag-progress tayo. Okay? Tandaan nyo yan. So, ito naman, isang question. Kung gano'n ba karaming kailangan i-take natin ng creatine monohydrate? Dalawang klase to guys ha. Yung isang studies at saka yung ginagawa ko. Okay? Yung isang studies na nalaman ko, kung bago ka pa lang dito sa supplement na to, itong creatine monohydrate, itong studies na nakita ko, ang sinasabi nila, para bumilis yung pag-progress natin o yung pagpasok ng creatine sa katawan natin, ang sinasuggest nila, kung hindi ka pa nag-take ng creatine monohydrate for the past years or kung first time mo pala mag-take, ito ang gagawin mo dapat. So, kailangan yung creatine monohydrate, i-load mo siya ng at least 20 grams. Okay? Sa isang take yon. Tapos, after nun, ang gagawin mo na lang, yung 20 grams na yon, every
day, ang gagawin mo 5 grams na lang ng pagtake ng creatine monohydrates. Okay? Nagigets nyo? So, yun yung mga first time sinasabi nila kapag hindi ka pa nagtake ng creatine para pumasok yung creatine monohydrate sa katawan natin, sa body natin, especially sa muscle cell natin. Okay? Yun yung nakita kong isang study. Para sa akin naman, matagal na ako nagtake ng creatine. Ang ginagawa ko, 5 grams a day lang or 5 grams per training. Ayun ang ginagawa ko, per training lang akong nagtitake ng creatine, hindi araw-araw. So, kung nagtitraining ako 3 times a week or 4 times a week, 3 times to 4 times lang ako nagtitake ng creatine. So, nasa sa inyo na lang yan kung anong gagawin nyo. So, susunod na tanong. Ito, yung tanong. Hindi ba nakakasira yung creatine sa kidney natin at saka sa liver natin at saka kung saan-saan pa sa body organ natin? So, guys, ito, sagutin ko yan based sa experience ko, okay? Yung creatine, safe yun kung gagamitin natin yun ng tama. Pero kung aabusuhin natin yung pag-take ng creatine, ang mangyayari niyan, eh syempre, makapasira talaga yun ng liver natin, ng organ natin, ng kahit ano pa, ng kidney natin sa katawan. Kung ang gagawin natin, eh, lagi natin siyang iti-take. Like, sabihin mo sa isang araw, eh, iti-take mo yung creatine twice a day. So, ibig sabihin, ang gagawin mo, instead na 5 grams, ang gagawin mo, 10 grams. Tapos, araw-araw pa siyang iti-take. So, ilang grams na yun sa isang linggo, di ba? So, 10. Sabi mo, 10 grams a day, 10, 20, 30. 30, 40, 50, 60, 70, di ba? So, 70 grams na isi-take mo siya sa isang linggo. So, kung araw-araw mo siya tinitake, tapos dalawang beses mo siya pa tinitake, ang mangyayari niya, syempre, maapektuhan talaga yung kidney natin, yung liver natin, saka kung ano-ano pang mga body organ natin sa loob ng katawan natin, okay? So, ang sinasuggest ko, 5 grams lang, guys, per training. Or kung gusto nyo, nag-training kayo 5 times a week, 5 grams a day. So, ibig sabihin, 5, 10, 15, 20, 25. So, 25 grams a week ang ma-take nyo sa isang linggo yung creatine. So, para sa akin, based in experience ko lang to, guys, yung creatine safe yun. Para naman sa mga lalaki yung 5 grams, pero para sa mga babae na subscriber natin dito, i-clarify ko lang yung para sa babae, ili-less lang natin, okay? Kasi yung sa babae, mas less yung dosage compared sa mga lalaki. Nakita kong study ulit sa online, ito yung para sa mga babae, kailangan 2.5 lang. Sa mga lalaki, 5 grams. Sa mga babae, 2.5 grams. So, kalahati lang tinitake para sa mga babae. So, isang tanong, kailan ba natin kailangan itake tong creatine monohydrate? So, tinitake ko tong creatine monohydrate habang nagtitraining ako. Ang ginagawa ko, nilalagay ko yung creatine monohydrate sa tubig ko, kung hindi sa tubig, sa protein shake ko. So, habang nagtitraining ako, iniinom ko yung tubig ko o yung protein shake ko na may creatine. Kasi nakakatulong yun. Sabi ko kanina, yung sa strength training natin. Okay? So, nasa inyo na lang yan kung iinomin nyo tong creatine sa tubig lang or kung gusto nyo sa may halong protein shake nyo or sa may halong pre-workout nyo. Depende na lang yan, guys. So, ang sinasuggest ko lang dito, kailangan 5 grams a day lang or 5 grams per training lang para safe tayo. So, ito, guys, additional information lang. Itong creatine ba, kailangan i-take lang natin kapag nag-gain tayo ng weight or kung nag-lose tayo ng weight, kailangan pa natin itong i-take or kailangan pa natin itong i-take ng buong taon. So, sasagutin ko lang yan, guys, for additional information dito sa video natin o sa topic natin. So, itong creatine, ang sinasuggest ko, guys, kung nag-gain kayo ng weight, ang sinasuggest ko, huwag na natin i-take yung creatine. Bakit hindi natin kailangan i-take yung creatine kapag nag-gain tayo ng weight? Kasi, una sa lahat, kapag nag-gain tayo ng weight, ibig sabihin, nagbabulk tayo, kumakain tayo ng marami. Yung kinakain natin marami, katulad ng mga karne, ng beef, ng chicken, ng isda, yung mga yon may contain yung creatine, okay? So, yung creatine na yon, yung mga meat na yon, kapag kumain tayo, didiretso yun sa katawan natin, sa muscle natin. So, ibig sabihin, kapag kumakain tayo ng marami, nagigain tayo ng weight, eh, hindi na natin siya kailangan ng creatine. Pero nasa inyo na lang yan kung gusto nyo pa mag-take ng creatine. Kasi ako, ginagawa ko, kapag nagbo-bulk ako or nagbo-bulking ako, hindi ko na siya tinitake kasi yun nga, kinukuha ko na yung source ng creatine dun sa mga kinakain kong natural food. Okay? Pero nasa inyo lang yan, kung gusto nyo i-take ng creatine, nagbo-bulk kayo, okay lang. So, personal decision nyo na lang yan. Kung mag-decide kayo na i-take nyo pa rin siya habang nagbabal kayo, okay lang. Pero, tandaan nyo lang yung pag-take nun, 5 grams a day. Ito naman, kung nag-lose ka naman ng weight or kung nag-maintain ka ng weight, kailangan bang i-take natin yung creatine? So, ito, highly suggestion ko or highly recommended ko, oo guys, kailangan i-take natin itong creatine kapag nag-lose tayo ng weight at saka nag-maintain din tayo ng weight. At bakit natin kailangan i-take yung creatine kapag nag-lose lang tayo ng weight or nag-maintain tayo ng weight? Ito guys, simple lang. So, ibig sabihin, kapag nag-lose tayo ng weight, ang kinakain natin, mas mababa. Ibig sabihin, deficit yung kinakain natin. So, hindi tama para mag-gain tayo ng weight. So, ang ibig sabihin, mas less yung kinakain natin, ibig sabihin, mas less yung nutrition na pumapasok sa katawan natin.
Especially kung nagte-training tayo or nagbubuhat tayo ng mga mabibigat, katulad ng sinabi ko kanina, yung strength training, ang mangyayari niyan para makatulong na makapag-progress tayo habang nag-lose tayo ng weight or para makapag-build din ng muscle natin, eh kailangan mag-take tayo ng creatine. Okay, makakatulong yun. Malaking tulong yun para mag-progress tayo at saka para mag-build ng muscle natin. Tandaan nyo yan. Ganun din yung sa pag-maintain ng weight natin. Kung mag-maintain tayo ng weight para makapag-maintain natin yung weight natin habang nagpo-progress tayo, habang nagbubuhat, at saka mag-progress din yung paglaki ng muscle natin at the same time, yung creatine, makakatulong yun. Pero, nasa sa inyo na lang yan kung gusto yung i-take tong creatine for the whole year. Kung nag-lose kayo ng weight, pagkatapos nyo mag-lose ng weight, eh mag-gain ulit kayo ng weight. Nasa inyo lang yan kung i-take nyo tong creatine. So, yun lang yung recommendation ko about this sa creatine. Okay? So guys, ito muna yung video natin ngayon. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, huwag nyo kalimutan guys na i-share nyo itong video, hindi lang para sa inyo, para din sa lahat. At saka kung may gusto kayong i-add dito sa video natin, dito sa topic natin, kung may nakalimutan man akong sabihin dito sa topic natin, ang gawin nyo, i-comment nyo dun sa baba. Kung may gusto kayong i-add para makita rin ng mga ibang viewers natin o yung subscriber natin dito sa YouTube channel natin. Okay? Saka guys, last ito, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Saka guys, huwag nyo kalimutan, nag-upload ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para sa bago natin video. Kung mamiss nyo man yung video ko every Friday, huwag kayo magalala. Basta i-click nyo lang yung notification button doon po sa baba itong video once na nag-subscribe kayo para ma-update kayo dun sa bago natin video. At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So I'm out for today. Thank you for watching guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? Peace.